Ilang paalaala bago mo panoorin ang video number 4. Napanood mo na ba at nagawa ang assignment sa UNICAP? Video number 1, sa video number 2, at sa video number 3. Kung nagawa mo na, panoorin mo na ang lecture number 4. Shalom po. Brother Hosea Ezekiel Bautista. Narinig mo ba ang palagi na ikampanya ng pangasiwa na name getting? Ang totoo, yung name getting, gaya din yan ng THM. Yun nga lang, yung THM, yun po ay nakausap na at nag-commit na na pwede na siyang aralan. Ano po? Yun po yung kaibahan ng THM sa name getting. Ang name getting, hindi pa po sila nakakausap. Kumbaga, ang hinihingi lang muna sa atin ay pangalan ng pwedeng aralan. Ngayon, dun sa mga pangalang yun, magkakaroon ka ng kung tawagin ng iba, prospect list. Sa atin naman, name getting. Ano po? Sa iba naman ang tawag, soul searching. Ano po? Pagdating sa soul searching, kaluluwa, ililista mo lahat ang case system. Ano ba yung case system? Kaluluwa, kaibigan, kamag-anak, kaklase, lahat ng case, katrabaho, kapitbahay. Di ba? So, marami yan. So, lahat ng case system, mga kaluluwa, lista mo lang. Huwag mo munang tignan kung positive ba yan o negative, kung dibadista ba yan o yan ba ay maamong tupa. So, wala mo nang titignan gayon. Lista mo lang ang mga pangalan. Ngayon, di na ilista mo na yung mga pangalan. Mga 100 names, halimbawa, o 50 names. Mas maganda kung 100. Lista mo lang. Saan mo kukunin yan? Pwedeng kunin mo sa Facebook friends. Doon mo lang kung ilan yung friends mo. Di ba? Bagamat meron kang inaccept ka, hindi mo naman talaga kaibigan pa, no? FB friend lang. Pero meron naman doon talagang as in kaibigan mo. So, lista mo lang yun. Basta lista lang. Huwag mo nang tignan kung anong reliyon siya. Basta lista mo lang. Huwag mo nang tignan kung mayaman ba siya o mahirap. Huwag mo tignan yun. Huwag mo tignan kung bata ba siya o matanda na. Basta lista mo lang. So, nailista mo na ba yung 100? Pag nailista mo na yan, pwedeng tignan mo rin yan sa phone book mo, sa cellphone. Kung di man sa FB. Kasi yung sa phone book, tiyak may number ka na niya, cellphone number, di ba? So, maganda rin yun. So, di na nailista mo na. Halimbawa, 100 names. Ngayon, sa 100 names, i-itemize natin o i-categorize natin. Merong A, B, at C. Sino yung A? Ito yung mga kaibigan mo na ilalagay mo sa letter A. Yan yung mga hindi ka papahindian. Pag sinabi mong, friend, kita naman tayo, meron lang akong gustong i-share sa'yo about Bible. Okay, no problem, hindi ka papahindian. Yan yung ilalagay mo sa letter A category natin. Doon sa name getting. Yan, name getting, ito yung pangalan, 100. Pwedeng may mailista kang pangalan doon ng mga 20 o 25. Halimbawa, yan ay tiyahin mo na mabait sa'yo, na pag sinabi mong, tita, meron lang akong isi-share sa'yo, pakinggan mo lang ako kahit mga 15-20 minutes. O sige, pamangkin. Sige, makikilig lang sa'yo. Kung ninang mo yan o ninong, ninong! Di ba? Lambingin mo at ayun na. Kumbaga, hindi kanya papahindian. Lista mo sa letter A. Kaibigan mo na talagang, sabi nga, wag lang sabihin mo. Yung iba nga, sama-sama, umu-oo, wag pa sama. Paano pa kaya sa mabuti? So, ibig sabihin, yun ang ilagay mo sa letter A. Halimbawa, nailagay mo 25. Ngayon, ano naman yung sa letter B? Yan yung mga kaibigan mo o kakilala, kamag-anak na naghahanap pa ng pruweba. Ano yan? Yung bang tipo na, sige, balikan mo ako pagka mabait ka na. Sige, balikan mo ako pag nagbago ka na, iho. Kasi may rami pa siya nakikita sa atin eh. So, ilista mo lang din yun. Yung naghahanap pa ng ebidensya. Di ba? Yung letter A kasi, hindi na tinitignan yun eh. Kung mabait ka na o kung hindi ka pa mabait. Halimbawa lang. Siyempre, mabait tayong lahat. Pero yung letter B, yan yung humahanap pa ng prueba, ebidensya.
isa kang kabanal-banalang iglesia, isa kang ilaw sa karimlan. Di ba? So, yan yung letter B. Lista mo lang. Halimbawa, doon sa 100, ang nailista mo doon ay 40. So, merong 25, may 40. So, ilan pa natira? 35. So, saan mapupunta yun? Yun na yung sa letter C. So, labo-labo na sila ron. Ulitin ko, yung letter A, yung mga wag lang sabihan mo, darating kami dyan, tita, tita, baka pwede tayo mag-online, may kakausapin lang tayo, oo, sasama agad, letter A. Letter B, yun naman yung umahanap pa ng prueba, ebidensya, na talagang gusto niya, ilaw ka na sa karimlan. Yung makita niya, may halo ka sa ulo. Isa ka ng banal, santo. Yun, sige, makikinig na ako sa'yo. Okay ka talaga, isa ka talagang kabanal-banalan. Letter B. Letter C, yun yung hindi mo na isama sa A, B. Lista mo lang. Okay, so nailista mo na. At saka mo, ilapit ngayon sa pangangasiwa. Para tulungan ka namin, dun sa mga letter A mo, kung paano kakausapin. Halimbawa, kakausapin kita, o kumusta ba yung tita mo? Tuwing anong oras ba yan available? Okay. Ibig sabihin, pwede ba talaga makausap yan? Opo. Kasi yan po eh, hindi ako papahindian. Pagka sinabi nating Bible study, makikinig yan. So yun. At yun, THM na yun. Di ba? At nakausap natin at nakipag-schedule, THM na. Ngayon, kung kaya mong ikaw na mismo ko mausap, hindi na yung misyonera o hindi na yung mahanain, the best. Dahil letter A naman yan, tita, mag-ano lang tayo, Bible sharing lang. O kaya, tita, may mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. 15 minutes lang. Eh, ano ba yun, tita? Mahirap ipaliwanag sa telepono. Mas maganda, actual. Ano, messenger tayo. Chat tayo na ano, yung paano man, Zoom. Paano man. Para makita rin face to face. Kung di man talaga puntahan ng sa mismong bahay. So, yun ang gagawin. At dun, makakakuha ka na ng THM. So, ito'y preparasyon para sa Year of Great Harvest. Ngayon pa lang, kinukondisyon na tayo. Talagang maalam tayo at marunong tayo paano ang mga approach na gagawin natin. Dahil panay na ang campaign, mga kapatid, mag-THM. Mga kapatid, isang bunga. Ano pa? Double the size. Lahat ginagawa ng pangangasiwa. Yun nga lang, yung mga tamang strategy at kaparaanan kailangan ituro namin sa inyo. Mga kapatid, makipagkaisa kayo, sundin nyo lang. Name getting muna. At yung name getting, magiging THM. Kaya paano ang mga na name getting ay magiging THM? Yan ang itinuro namin kung gagawin mo, pagtulungan natin. Pagkatapos mong mapanood ang video number 4, mag-reply ng done watching before at gumawa ka ng assignment at saka natin ilalagay sa chat room, assignment chat room at ito ang isusunod ng nangangasiwa. Next assignment natin ay kung paano na natin sila papaksaan. Pagtulong-tulungan natin na itaguyod ang mga naunang assignment, iwasan nating mapag-iwanan at maging updated sa pakikinig ng video, panonood ng video at ng mga paggawa ng ating mga assignment. Pagtulungan natin mga enrollees ng UNICAP. Mga kapatid, at lagi na sinasabi sa atin ang siwa, ipangaral natin ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Miss pa po mga kapatid.